Game na. Yeah, may pa-backdrop tayo. Ito yung binili ko sa Shopee. Isa sa mga binili ko sa Shopee na mga hindi ko napakinabangan. Dahil sobrang liit. Dapat pang ano to eh, yung pang CR. Yung pwedeng babasa. Tapos yung tela niya, hindi naman pang CR. Pero daw ano siya, parang nylon. Tapos polyester. Tapos cotton din. Pwede sana na siyang pang CR. Ang akin lang, napakaliit niya. Di ba yung standard na pinto na ganun? Ganun talaga siya flat. Eh, ang cortina dapat, di ba, dapat napapan out yan. Oh, isa lang yan sa mga irarant ko ngayon. 2022. Yan. So, bakit nga ba ako nandito? Wala lang. Gusto ko lang. Ilang beses bumagsak yung cellphone ko kakaset up. Ha? Hmm? Kaya nanggigigil ako. Kanina pa ako nanggigigil, actually. Pero, inhale, exhale. Okay? So, ayun, may pasok na ako mamaya. Hindi pa ako natutulog. Time check. It's 3 o'clock in 15 seconds. So, magti 3 o'clock na. 15 seconds. So, anong ginawa ko ngayong araw? Naka-schedule ako or naka-appointment ako dapat na magpa-check up. Ganito kasi yung nangyari. Ganito nag-umpiso yung araw ko. Oh, gigigil ako. So, this vlog is, by the way, a shopping haul. So, papakita ko. Nag-shopping ako kasi na-stress ako eh. Ang gigil ako eh. Ano dapat? Ang gagawin ko lang, magpapacheck up ako. Pumunta ako ng Tongko, Qualimed. Pacheck up ako ng sa liig ko. Ang aga ko prepare yung mga documents. Ay, documents. Mga medical records ko. Yung health history ko, kumbaga. Sa neck lang yun, sa endocrinologist nga. Magpapa-endo ako dapat sa Qualimed. So, inayos ko yung paper ko, ganun. Ang schedule ng doctor doon for doctor, yun siya na yun, Dela Victoria. Hindi naman siya involved dito kasi hindi na ako nakaabot nga sa kanya. Dahil nga, yung card ko ay hindi na approve for clinic lang daw siya. So, ang sabi ng Qualimed, pinacheck yung, ito na nga. Una, di ba ang schedule ng doctor na endo is tuwing Friday, tsaka Monday lang ata siya. So, Friday ngayon, yun, pumunta ako. Dapat kahapon nagpa-check up ako kaso wala naman doktor dun sa Qualimed. Walang endo ng ganong araw. Ang mga schedule lang dun is Monday to, may mendong Monday, Wednesday yata yun. Tapos meron din yung Thursday, pero ENT lang yun. So, hindi siya talaga yung doctor ko. Pwede. Neck lang siya. ENT is, you know, ears, neck, tsaka ano, tongue. Ano ba? So, nakausap ko na yung doctor na yun. So, hindi nga pwede. Ang ni-request ko lang sa kanya the last time is bigyan niya ako ng recommendation so that makapagpa-test ako. Hindi naman sayang yung punta ko. Eto na. So, may sipon din ako. Tsaka ubo. Hindi yun. Nakapagpa-test na ako doon. Nakapagpakuha ako ng blood test ko. Thyroid function test. TST3, TST4, TH. Basta yun. Yung tatlo na yun. Thyroid function test. So, eto na. Yung kung, kasi ang tagal ko na nagpapatest ilang beses na since 2015. Medyo alam ko na yung galaw nun. Pero sporadic ka siya. sporadic. Basta yun. Yung bigla siyang nagpapactuate, tas bababa. Ganon yung nangyari sa akin through the year. So, alam ko na yung kahit papano, alam ko na siyang basahin. Pero syempre, hindi ba ako doktor? Masasabi ko na medyo umokay siya. Nag-normal na kasi yung range ko sa THT4, ganun-ganun. Dati kasi, yung THT3, basta nakalimutan ko na mataas yun or mababa. Explain ko sa inyo sa ibang episode. Basta yun, medyo umokay ako, feeling ko. Yun yung sa interpretation ko sa result ng mga lab ko. Hindi ko pa nga siya na ipipresent sa doktor. Kasi nga, may schedule lang yun sa Qualimed. Eto na nga. Gigil ako eh. Sa MaxiCare, yung card ko daw pang clinic lang. Ngayon, ang gusto nila mangyari, pumunta pa ako ng clinic na sa Lagro. Eh, nandito na ako. Taga San Jose ho ako. Taga Bulacan ho ako. Pupunta pa ako ng Lagro. Dahil lang, ano, ayaw nyo babawasan yung mga pera nyo, mga peste, may yaman. Mga human exploitator. Gigil ako. Kasi, binabaan daw ni Concentrix yung from 2019, kinausap ko yung MaxiCare eh. Bakit hindi pwede sa hospital?
kasi nga daw, yung card ko pang clinic lang, kasi outpatient ako. My point is, taga Bulacan ako, resident ako dito, papupuntahin nyo ako ng Lagro, dahil yung card ko is for clinic. May doctor naman dun, di naman yata siya busy. Gigil ako. Dahil lang dun sa doctor, kasi syempre, alam nyo na, pera yan. Bakit ko sinasabi, mga mayam, mga human exploitator kayo, gigil talaga. Kasi gano'n naman yan eh, pera-pera. Yung Concentrix, binabaan yung package ng sa MaxiCare ko. Siyempre yung MaxiCare, bilang business sila, come on, this is, yun naman yung totoo. Binabaan yung coverage, edi sabi nga yun nga for outpatient, gano'n. Sa previous company ko, wala namang isyong ganyan. Kasi depende nga sa coverage, which is naintindihan ko na, kasi nga nakausap ko na yung MaxiCare. Eto pa, hindi ganun kadaling tumawag sa mga MaxiCare, mga healthcare na ganyan ha. Yung nagigigil talaga ako. Kasi ang punto ko lang naman, nandun na ako, i-approve na lang. Pares lang din naman yung babayaran niyan. Magkano ba yung fee sa doctor na yon? Dahil lang dyan sa Qualimed, medyo siguro mas mahal yung doctor na yon. Ayaw i-approve nung MaxiCare. Sabi po, punta tao ka dun sa clinic. Mababang nila lang ka lang naman. Di pumunta ka dun. Pero kung mayaman ako, syempre kung may pera ako, edi pwede ka akong maglabas ng pera. HMO covered lang naman tayo sa company, di ba? Edi ayun na. Nag-giggle ako sa sobrang stress ko. Nag-chopping ako. Anyway, ayun na yun. Basta, huwag nyo na lang akong husgahan kasi I can do the same for you. Ayun. Basta, pilitin nyo na lang intindihin kung where I'm coming from. Basta yung inis ko, grabe. Gusto kong maiyak. Yung parang HMO coverage mo naman, kailangan pa daw emergency room para lang kapag, valid lang daw yung card kapag ka emergency. Kung na-ER ako. Sabi ko, for consultation po dito, bakit dati in-approve nyo ganyan-ganyan? Kasi po, hindi naman po MaxiCare yung ano yung gamit nyo dati. Ganun-ganun, Medicard daw. At sabi ko, okay, ganun. Di naman ako naipag-awin, di naman ako ganun. Pero ito na nga. We have our mediums today where we can vent out about it. So, ayun, nag-shopping na lang ako. Yun lang. Ito yung interlude ng video ko kung bakit ako na napapanik, ano, panic buying. Kung ano-anong ginawa ko, naglibot na lang ako. Tapos yung mga kailangan ko for this year. Hindi na kasi ako na-satisfied sa Shopee na kailang order na ako. Hindi pa rin ako nasisiyahan. Actually, gustong-gusto ko mag-divisoria din talaga. Noong December pa, naghahanap ako ng kasama. Pero ang dami nga din kasing tao, hindi ko rin mapasok sa schedule ko. Napaka-ngarag ko kaya. Dami kong ginagawang appointment, ganun. Dami kong ginagawang appointment. Dami kong ganap-ganapan, ganun. Madami akong pinupuntahan, you know, sa buhay natin. Which is, I'm very thankful. So, siguro, let's focus 2022 na lang sa mga bagay na meron tayo and be thankful about it. Siguro yun na lang. Peace out.